na yung follow-up naman ho natin tungkol doon sa problema naman ng ating mga kababayan na nasa Israel tungkol sa kanilang mga balikbayan boxes na dapat ay dumating nung Pasko ay hindi ho nakarating. Ay, ano ba? October pa ba yun? August. October pa. Yung ilan? O, yung iba, mas maano pa yata. August pa. O, alamin natin. Si Elias Brian ay OFW sa Israel. Brian, good morning. Hello, kabayan. Good morning po at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ay, yung pinadala mo noong August 27, 2022 ay hindi pa rin nakakarating sa dapat pagdalan? Yes, kabayan. Until now po, wala pong nare-receive yung pamilya ko ng balikbayan box. Actually po, supposed to be November namin matatanggap yun. Mm. Kaya lang, dumating na ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin po. Oo. Kayo ba, sinong kausap ninyo nung ipadala ninyo ang balikbayan box nyo? Ang nag-pick up po ng aking balikbayan box nung time na yon ay si Erwin Gose. Si Erwin Gose. Tapos siyang loader. Under po siya ng kabayan, cargo, kabayan. Ano yun? Under siya ng? Kabayan cargo dito po sa Israel. Kabayan cargo? Cargo. Oh, anong kaugnayan ng mga yan sa LCSN? Ang kabayan cargo po, sa pagkakalam ko po kabayan, ay tie-up po nila ang LCSN Movers Express dyan po sa Pilipinas. Pilipinas. Ayun. Opo. Ang kabayan cargo ay doon sa Israel? Opo, dito po sa Israel. Ay, magkano ang binayad nyo? Yung bayad ba ninyo ay kompleto na? Kasama na yung pagdating sa customs, di ba magbabayad pa sila? Kasama na yun sa binayaran nyo? Opo, kabayan. Bale, lahat na po ay sinisingil na po yun sa amin. Kabuwang bayad na po. Sa akin po ay tatlong box at isang worker at yun po ay binayaran ko po ng $330. So, pumapatak po sa peso, yun po ay mahigit kumulang sa 20,000 pesos. Okay. Ay, ang sabi sa amin ni Reynold ay hindi kayo, kulang daw kayo sa bayad, kaya hindi ma-release. Hindi po totoo yun, kabayan, kasi buo po ang bayad namin. Pagkakuha po ng box, yun po ay binabayaran po. Sino kayo nagbayad? Sa amin ni kay Erwin? Erwin Gose po. Kay Erwin Gose? Okay. Binayaran si Erwin Gose, siya rin ang pumake up. Opo. Anong papel ng kabayan cargo? Ang kabayan cargo po, sila po yung parang taga-shipment po ng mga balikbayan box papunta po ng Pilipinas. Na ito naman po ay babagsak ang pagkakaalam ko sa LCSN Movers Express at yung LCSN po ang magpapadala, ang magdi-deliver sa bahay na po. LCSN. Anong kaugnayan ni Erwin sa kabayan cargo? Isa po siyang loader. Kumbaga po kabayan, para po silang isang grupo ng mga nagpipick up ng mga kabayan dito. So si Erwin Gose po ay loader ng under po ng kabayan cargo dito sa Israel. Yun. Yun ang alamin namin. Ano? Brian, diyan ka lang ha. Huwag ka alis ha. Si okay, Erwin Gose ay nasa kabilang linya. Erwin, magandang umaga sa iyo. Salamat. Magandang umaga, sir. Oo. Ayun nga, ikaw daw ang pumick up ng mga cargo, ng mga balikbayan boxes, at ang kabayang cargo naman ang magpapadala sa Pilipinas at sasaluhin ng LCSN, sila naman ang kukuha sa customs. Ay, ba't nagkakaproblema, Erwin? Ikaw ang tinuturo kasi ni Reynold Rose. Opo, kabayan. Ako po yung pumick up ng mga box. Mm-mm. At pagka ano ko sa Israel, sa ano, papuntang Israel, ay papuntang Pilipinas, oo, ay pinasa ko na kay Reynold po ang kanyang responsibilidad sa ano, sa about sa box. Ano naman ang naman ang papel ni Reynold? Dahil siya po lang ang parang head dito sa ano, sa Israel, at consolidator si Reynold Ross sa LCSN. Consolidator siya ng LCSN? Opo, opo. Siya lang po ang authorized na consolidator ng ano, LCSN dito sa kabayang cargo sa Israel. So connected naman siya sa LCSN? Yes, sir. Ba't ikaw ang tinuturo niya?
sa interview namin sa kanya. Hindi ko nga alam, sir, dahil ako ay isang agent lang na kumukolekta lang ng mga box at pinapasa ko sa kanya, sa kanyang cargo under his name. And then, si Renulfo ay siya lang ang may authorize na makapag-negotiate sa LCSN. Oh, ang sabi naman, ang LCSN ay nag-email sa amin. Sabi dito, upon checking, wala na po sa amin ang box. Inilipat na po ng ibang warehouse. You can check and make follow-up to Sir Erwin sa Israel. Ayun. Oh, ikaw na naman tinuturo. Yun nga, sir. Yun nga ang inaano nila. Dahil yung mga ibang customer ko ay nagpa-follow-up na sa CSN noon at yun ang sinasabi nila. Oo. Dahil si Reynolds Rose ay talagang nilabas na daw ang mga box. Pero nasaan ngayon kaya itong mga balikbayang boxes na hindi nakarating sa ating mga kababayan na dapat ay November o December pa? Opo nga, sir. Ito ay labag niya sa aking kagustuhan dahil ko alam kung ano yung gusto ni Reynolds Rose na palabasin. Bakit i-hold niya ang mga box? Hindi naman niya pag-aari. Pag-aari naman lang ang belongings ng individual. Okay. Anong may papayo mo para masunda natin yung mga balikbayang boxes na yan? Ang may papayo ko lang, sir, para maayos na po lahat, i-deliver na po lahat ang mga hold boxes ni Reynold. Yung Reynold? Ha? Opo. Yung Reynold talaga? Ganun ba? Yes, sir. Kasi siya naman ang, kahapon kasi, ang company nagsabi na si Reynold talaga ang pahold ng mga box. Oh, sa iyo daw nagbayad, pero hindi yata nagbayad, ikaw hindi nagbayad naman kay Reynold, parang ganun. Ay, hindi po. Ako po ay fully paid talaga lahat kay Reynold. Oh, sabi ni Reynold sa interview namin kahapon, ang pick-up niyan si Erwin, hindi niya binayaran. Hindi nagbayad si Erwin, hinihintay pa niya ni Reynold na magbayad ka. Yun. Sa totoo, sir, meron na akong lahat dito ay bayad na po lahat yan. Siguro po, ang sinasabi niyo lang siguro dahil sa pag-iwalay ko sa kanila at pinipersonal niyo siguro masyado, yung may samaang loob, gumawa siya lang siguro ng ng salit istorya. Nako, ay ikaw, papaano ba yan? Nagtuturoan kayo. Ikaw ang tinuro ni Reynold, ang tinuturo ng LCSN ay kayong nasa Israel. So kami gagawa na ng ibang hakbang para masold natin ito. Ha? Ikaw ba kayo? Lehitimong kumpanya sa Israel o wala lang, individual lang kayo? Kung ako lang naman ang masusunod, sir, ay di matagal na pong na-deliver yan. Kaso nga lang itong si Reynold Ross lang po ang na pupinilip na i-hold. Oh, ba't niya in-hold? Ay kasi ang sabi ni Reynold, hindi ka nga daw nagbabayad, ka na-hold yung balikbayang boxes. Diba? Siguro po, sir, yung sinasabi niya hindi ako nagbabayad ay yun ng 2019 saka 2020. Oh. 2019 at saka 2020, sir, kung meron sana talaga na kung hindi nabayaran doon na box, dapat sana yung mga boxes ko doon ay hold na. Oh. Ay ngayon, wala. Deliver na po lahat. So, kinukumpirma mo na bayad lahat itong mga balikbayang boxes na ito? Yes, sir. Kasi ang sinasabi niya talaga ng taon ni Reynold Rose na meron akong hindi nabayaran ay 2019 saka 2020. Oh, iba yun. Iba pa yun. Opo. Oo. Ay, kaya ngayon, 2023 na po tayo ngayon, sir. Kaya nga, 2020. Kaya pagpaka nga. Pinadala ng mga OFW dyan, 2022. Yes, sir. 2022 naman yung hinold niyang box. Yun. Samantala, ang sinasabi ni Reynold na meron na akong hindi nabayaran ay 2019 saka 2020. Pero, time, lahat po ng mga boxes ko ay delivered po. Nagkakausap ba kayo ni Reynold Rose? Sa ngayon, sir, hindi. Sa ilang araw na po hindi kami nagkakausap. Sige. Erwin, ang gagawin namin, imbestigahan talaga namin dito kung sino talaga ang may kasalanan dito. Ha? Ang papel talaga ng Kabayan Cargo. Ito bang Kabayan Cargo anong sinasabi ngayon? Ha? Ano sabi sa inyo? Ang Kabayan Cargo sa under kay Reynold ang Okay, Reynold din.
Ay, ito pa lang Reynold ang ano. Yan po ano nakano sa LCSN. Itong kabayan cargo. Yes sir, kasi kung ano lang yung sinasabi ni Reynold Dos, ay yun lang ang sinusunod ng LCSN. Okay, so itong LCSN kaya po naipa-hold ni Reynold Dos yung mga hold boxes dahil yun po ang kagustuhan niya, kaya nangyari po yun. Na-hold ng mga boxes. Eh, nireport na rin namin sa customs itong LCSN dito sa Pilipinas para ano, LCSN Express Movers Incorporated. Oh, yun. Nagtuturo din ito. Eh, sa sir, pakitulungan lang po talaga dahil matagal na po ito, sir. Oh, sige, Erwin. Maraming salamat sa iyo, ha? Sir, maraming salamat din po sa inyo, sir. Maraming salamat. Okay. At sana po ma-actionan nyo agad at managot po na po yung dapat managot. Abat, talaga naman. Abat. Abat sa din sana po sa mga boxes ng mga balikbayan. Okay. So, kaya Erwin, maraming salamat. Sir, yung mga expired na ano nila, sir, yung mga damages or missing box, dapat sana panagutin din yung na-fold. Paano kung may mga pagkain doon, mga tsokolate, the expired na yun, wala na. Karamihan, sir, karamihan. Dahil ilang buwan na po yung ano yan. Dapat sana yan, pang-December eh. Hanggang ngayon, hindi pa yan na ano. Oo nga, pampasko. Kaya ito naawa talaga, sir. Sa alam mo, nasan kaya ngayon yung cargo, Erwin? Nandiyan pa? Wala akong alam, sir. Dahil nilihim nila sa atin kung saan yung mga boxes na yan, sir. Ganun ba? So, hindi wala akong karapatan. Okay. Hindi mo alam kung nasa Israel o nasa Pilipinas na? Sir, nasa Pilipinas po. Nasa Pilipinas na? Opo, sir. Ay, kung nasa Pilipinas na, dapat ang managot LCSN. Tama ba ako? Opo, sir. Hindi ko nga alam dahil ang ano lang, may command kasi si Reynold Rosso na yung hold ang mga box. Okay, pero si Reynold nandiyan sa Israel. Kung nasa Pilipinas na, dapat pananagutan na ng LCSN. Anyway, na-report na namin sa customs itong LCSN. Inibistiga na rin nila, ano? Opo, sir. Okay. As long as possible sana, sir, ma-actionan na po agad. Talagang kawawa po sila, sir. Sige. Maraming salamat sa'yo, Erwin. Ilang taon ka na dyan sa Israel? 15 years, sir. 15 years? Tagal na pala. Opo. Okay. Sige, salamat, Erwin, ha? Thank you. Sir, maraming salamat po. Sige, ingat. Si Erwin Gose, Pinoyan sa Israel. O, yun. Nagtuturoan sila ng Reynold. Ngayon, itong LCSN pala ang dapat nating habulin dito. Ha? LCSN, kung kayo nakikinig, o nasa malamang na nasa inyo ang balikbahing boxes, aba, ay, teka muna. Pakawan mo nga ito sa ano, kung ito ay registrado sa ano, tawag dito, SEC, Securities and Exchange Commission. Pero na-report na natin sa customs, ano? Oo. Nag-report na rin o kami sa ating embassy sa Israel. Ba, ay marami itong mga Pilipino dyan sa Israel nagtatrabaho. Baka marami, baka hindi lang yung naging bitima. 45 sila, di ba? 45 sila sa grupo, pero ang mga boxes ay mga 300. Yes. Ang dami yung mga pagkain doon. Karamihan ng mga tsokolate yan, kung ano-ano. Pasalubong siyempre, magpapasko eh. Ay wala na. Mga bulok na yun. Si Brian pala, si Brian. Brian! Yes, kabayan. O, narinig mo yung interview kay Erwin? Yes, kabayan. Ang pagkakaalam ko po dyan talaga, itong si Reynold ay ginigit niya po sa amin na itong si Erwin ay may utang po na dapat bayaran ako sa kanya. So, ang ginawa po nito ni Reynold ay hinold niya yung mga box namin para kami po ay gamitin na pagbayarin ito si Erwin. Yun po ang talagang katotohanan doon. Diyos Mario Joseph, ay paano yan? Ah? Nung nakaraan po, na nagkaroon po ng meeting under po ng NAPIL ko, ito po yung naging medyeto. Kaya lang po, ang nangyari po, parang one-sided din po itong NAPIL ko dahil halos pumapanig sila doon kay Reynold. Ano yung NAPIL ko? Ano yung ibig sabihin noon? Isa pong license organization, Filipino organization po dito sa Israel. Oh!
Filipino so, sila po ang naging mediator sa sa pagitan po naming mga biktima at ng kay Reynolds. Subalit po, pagsusi po na talagang ang panig nila ay na kay Reynolds gawa nung nagkasundo na magbabayad na lang kami uli para i-deliver itong mga balikbayan box namin. Oh. Maliban po sa bayad namin sa box, sila po ay humihingi pa po ng karagdagang kabayaran para naman daw po sa sinasabi nilang mga penalty na binayaran nila san, ano sa ba ano yan? Po, sa, napamahal na kayo. Sa custom po at sa lahat pa po ng... Marami pa po silang sinasabi na idadagdag sa bayarin. Eh sabi namin po, hindi na po kami papayag doon. Pero lagi nilang sinasabi po na kung ayaw niya magbayad, hindi, wala kayong box. Hindi namin bibigay ang box ninyo. Sabi parang ni Reynold. Ganun po lagi ang pananakot nila sa amin. So, ano, ay yung kabayang, yung kabayang cargo, ano ito? Yan na po sila Reynolds po. Yung kabayang cargo. Sina Reynolds. Ayun. Okay. So, consolidator pala ng LCSN, itong Reynolds. So, hahabulin namin sa Pilipinas ngayon ay itong LCSN. Nireport na namin sa Customs. Diyan naman ay nagreport na rin kami sa embassy natin para makialam na rin ang embassy sa problema. Ano? Actually po, kabayan, lumapit na rin po kami sa embassy dito. Kaya lang, ang sabi lang po nila ay naayos na... Gumawa na po sila ng hakbang before na pinag-usap itong dalawang Erwin at saka si Reynold, ngunit hindi po naayos. Ngayon po, sa part po namin as a victim ng dalawa, sinabi na lang po nila na parang kumuha na lang kayo ng private lawyer para sumangguni sa problemang yan. Parang gagastos na naman. Wala rin pong nangyari. Mahirap yung gagastos kayo. So wala rin naitulong ang embassy natin? Sa tusi po, wala po. Sige. Papalo up namin yan kung bakit wala silang ginawang aksyon, ha? Thank you. Opo, kabayan. Salamat, salamat. Maraming po salamat, kabayan. Thank you, ingat.